Hello guys. Ngayon mag magkakandol po tayo ng ating mga itlog na isinalang natin noong November 11. At titingnan natin kung may improvement ba or may pagbabago ba sa mga itlog na nasa loob ng incubator sa kanilang ikalimang araw mula sa paglagay. Ngayon ay malalaman natin kung may pagkakaiba ba talaga o kung may similya ba o wala. At ito na po. Ayan guys. Ito na guys. Sa ikalimang araw ng mga itlog na ito ay nakikita natin na mayroong improvement sa itlog. Ito, kita nyo to. Ito parang gagamba sa loob. Yan, para tandaan yan na fertile ang ating itlog na nagde-develop na sa loob. Yan. At itong mga ano yan. Ito. Ito nagsisimula ang ano pag di-develop ng embryo. Ayan. Kita nyo naman, no? At kung kayo ay ano, mag-i-incubate ng itlog sa ikalimang araw or ikaapat na araw ay tingnan nyo dapat magkakandol kayo para malaman nyo kung buhay ba ang sisiw o may sisiw ba, para hindi masayang yung oras at panahon nyo sa pag-i-incubate ng itlog. Kasi kapag empty ito, kapag walang improvement sa ikaapat o ikalimang araw, wala yan, reject yan, wala yung similya, pwede na yung ulamin. Yan, tulad nito, ito. Yan. Kasi sa ikalawang araw ay tinitingnan ko to. Tinitingnan ko, empty pa. At nagsisimula itong nag-develop ngayon, araw na to. Yan. At meron din akong, ano ito, na isalang ko noong November 7. Ito, pakita ko po sa inyo. Yan. No? Kita nyo, no? Ma, parang kulay itim sa loob. Yan, sisiyo po yan. Yan. Buhay na buhay ito. Mag-hatch ito sa ika-28 ng November. At 3 days before ay ilalagay ko na ito sa kanilang hatcher. Naihiwalay ko na ito sa sitter para sa kanilang pagpisa. Yan. Kasi 3 days before magsisimula na itong magka-crack, may makikita na tayong ano, crack. At tips ko po sa inyo na kapag kayo ay nag-i-incubate ng mga itlog, kapag wala kayong nakikitang pagbabago o anuman sa loob ng 4 na araw o 5, ay palitan nyo na yan. Wala yung similya. Ayan, ganito. Kahit ganito, tingnan nyo. Ganito ha, ganito. Fertile ito. Ayan.
may similya yan. At ngayon ay yan lang muna po. Sana ay may natutunan kayo kahit kunti man lang. Maraming salamat sa panonood.